Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga napakaraming pangarap sa buhay? Wala po masama po dyan. At mainam pa nga po yung may mga pangarap. Pero syempre mga bossing ko, kapag marami tayong pangarap, yan po ay gumagawa tayo ng mga iba't ibang mga pamamaraan para ma-achieve po natin ang mga pangarap po natin. Lalo tayo nagsusumikap sa pagtatrabaho, dinadagdagan ng sipag at syaga para ma-achieve natin ang mga pangarap po natin. Paano po natin ma-achieve po yan kung tayo po ay napakaraming mga kamalasan na nakakabit po sa atin? Kaya kailangan alisin po natin yan para very smooth po na dumaloy ang swerte po sa inyo. Ngayon nga po mga bossing ko ay Martes. Sa darating na October 31 ay full moon. Kung kaya't paghandaan po natin yan mga bossing, kayo po ay mag-ipon na po nito. At mentras ito ay tumatagal, mentras itong lumalamig, ang paglamig po nito mga bossing ay mentras po itong makakahigop na kung ano man ang mga negatibo na nasa inyo po mga katawan. Kaya mainam na subukan niyo po itong gawin. Ito po ay simple pero napaka-epektibo ang dulot po nito. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay kalakas-lakas ng ulan, yan po ay mag-ipon ka na. Maglagay ka po sa isang malaki-laking lagayan. Halimbawa, meron kayong maliit na halimbawa ay lagayan ng mineral. Lagyan nyo po ito na lahat ng tubig ng ulan. Pagkatapos, ilagay nyo po ito sa rep. Ngayon, basta't konting lamig lamang kasi ngayon mga po ay Martes, pwede nyo na siyang gamitin. Basta medyo malamig-lamig lamang. At mas mainam mga bossing, yung lamig po nito ng tubig ulan, ay mabilis makakahigop ito ng mga negatibo na nasa ating katawan, maging sa palad at ganoon din sa ating paa. Nga baka sabihin nyo, ay baka ako'y rayumahin. Ito naman minsan nyo lamang gagawin mga bossing. Ang tubig ulan na nagmula sa kalikasan at yung lamig po niyan, ay yan po ay mag-a-absorb sa ating pong katawan. Manunuot ang swerte. Kung ito po yung never niyo pa nagagawa, subukan nyo po ito. At maglaan ka po ng isa panlagayan ng tubig ulan at ilagay sa rep. Huwag lang sa freezer ha, sa rep lamang po mismo. At ito po ay gagamitin nyo naman sa October 31. Yan po, isa sa mga napakabisa na pang-attract ng swerte. Kumisan, kayo po ay napapaisip, bakit ba kayo ay masipag na tao? Hindi ka naman nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Pero parang hindi kayo sinuswerte, parang hirap at hirap pa rin, parang sa wala't wala yung mga pinagtatrabahuhan. Ako ay nakakaisip din ng ganyan dati. At ako po mga bossing ko ay nag-concentrate lamang sa mga pampaswerte, humiling ng tulong sa mahal na Panginoon na mabagong takbo ng pamumuhay, sa may silangan, kahit na ulan po yan, kahit basta sa umaga. Kahit maulan, maaraw, yan po, gawin nyo po ito. Yung pagtatapon na kung ano man ang mga kamalasan po natin, pagtapos gawin nyo po itong pampaswerteng ito dahil maaaring meron lang tayong dapat gawin na mabago ang takbo natin pamumuhay na. Kung instead na sa ngayon ay sobrang hirap ang pinagdadaanan, marireverse po yan. Instead na kamalasan, instead na panay problema na lamang, instead na walang patutunguhan yung inyo pong pagkayod, eto po mga bossing ko, aalisin niya ng mga negatibo na nakakapit sa inyo pong kamay at yun din po sa inyo pong palad. Ngayon po, tubig ulan lamang na malamig, mga bossing ha. Kahit hindi nyo siya lagyan ng asin, pero kung gusto nyo, wala namang masama, lagyan nyo pa rin po siya ng konting asin. Pagtapos, ibabad nyo po ito yung inyong kamay at ganoon din po yung inyong paa sa tubig ulan. Na habang hinahaplos nyo ganyan ang tubig ulan na malamig, kayo po ay nagwi-wish sa may silangan na sa pamamagitan nito ay dadaloy ang walang pinaswerte sa atin at mababago ang takbo na ating pamumuhay. Kung kayo po ay sobrang hirap ang pinagdadaanan sa ngayon, instead na kahirapan ay kaginawahan ang mapapas atin. Basta positive lang tayo. Ayuda na lagi rin natin sasabihin ay mga magaganda. Kalimutan nyo po ang pangit. Kasi yung mga tao na panipangit lagi sinasabi, parang ini-welcome nyo lagi yung mga negatibo at parang maaaring makapangirin po kasi ating bibig, iyan po yung magaganap po sa inyo. Bagamat hindi ka agad-agad, darating po yan, mapapaisip ka, yung sinabi nyong ito ay naganap sa inyo. Ganun po yan mga bossing, kasi sa panahon po ngayon mga bossing, hindi natin saklaw ang maaaring maganap.
At maaaring sa ngayon ay sobrang hirap ang pinagdadaanan mo, maaaring soon, kaginhawahan naman po mapapa sa inyo. Kasi ganun din po yung lagi nating salitain. Kapag po lagi salitain, magaganap po yan. Kumbaga, ayuda rin po yan kung kayo po ay nagnanais na mabago ang takbo ng pamumuhay, kalimutan ang mga pangit. Kasi wala naman tao na may gusto na pangit ang maganap sa kanila. Kaya ang i-welcome po natin yung mga magaganda. Ang sabihin natin yung mga magaganda at yan po ay magaganap. Ngayon po mga bossing, ito pong ating pinagugasan ay ibubuhos lamang natin sa may lababo. Kahit hindi nyo po lagyan ng suka ito, kahit hindi nyo pag-uusin sa malayo, okay na po yan kasi tubig ulan po yan. Ngayon po mga bossing, basta't kung kayo po ay maraming pangarap sa buhay, maging determinado po kayo, lalo pong dagdagan ang sipag at syaga, panalangin sa mahal na Panginoon para matupad kagad ang mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay, magkaroon ng liwanag ang inyo pong buhay tungo sa inyo pong tagumpay. Marami ako mga bossing na nagpatotoo na napakarami po mga swerteng dulot sa kanila ng mga pampaswerte dahil nagkaroon sila ng kalakasan ng kalooban. Ganon din po yung tipo na sila po ay kumbaga nalubog sa mga pagkakautang nakaahon. Tapos nakaisip ng pamamaraan. Kasi pag mahilig ka sa mga pampaswerte, lagi kang may mga naiisip na iba't ibang mga pamamaraan. Paano ka aasenso, kung paano ka magtatagumpay sa inyo pong buhay. Dahil base sa aking karanasan at base rin po sa mga bossing ko na nakapagpatunay na nagkaroon sila ng kalakasan ng kalooban at nakaisip sila ng pamamaraan kung paano sila magtatagumpay at ngayon po ay nagtagumpay na po sila. Kung ikukumpara yung dati at ngayon ay milya rin po ang pagitan. Kami po mga ganun din po mga bossing. Pero hindi mo naman ikukumpara sa mga bossing kung kayayaman. Kung bagay, nagsisimula pa lang po tayo, huwaran pa lang po natin sila. Pero kung ikukumpara dati, ni mga kain nga po'y wala. Tapos nagkaroon ka ng mga blessing na hindi mo inaasahan. Ayun po, yun po yung tinatawag na kumbagay grabbing swerte na. Lalo-lalo na sa mga taong nagsimula talaga sa scratch, yung talagang walang-wala talaga, ay nako, yan po yung magkaroon lang ng swerte, kahit kaunti, ay malaking-malaking na po yan para sa kanila. Ganun po yun. Kaya minsan ay nakakaano din, halimbawa, ikaw po magbigay sa isang tao na yung walang-wala po talaga, mararamdaman mo sa kanya yung sa mata pa lamang na sobrang saya po niya. Ayun po yun. Kaya kumbagay, kung tayo naman po ay magkakaroon ng ginhawa, ay huwag naman po tayo rin makakalimot kasi yan po ang mga sikreto ng mga mayayaman. Marami ako mga bossing na kayayaman. Marami po silang mga iba't ibang mga plano para sa mga bossing ko din. Ayan, kumbaga yan po nakakatuwa, di ba? No? Yung mga umasenso din, sila yung nagtagumpay, nagkaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili, kumbaga naka-move on sila sa mga matagal na po nilang mga pagsubok na pinagdadaanan na hindi nila makalimutan na talaga namang hanggang ngayon iniinda. Pero nung in-apply nila ang pampaswerte, sila po kumbaga nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili at sila po nagtagumpay na ngayon sa kanila pong buhay. Kaya marami rin ako mga bossing na tutulong din naman sa mga bossing. Kumbaga magbibigay kahit konting tulong. Yung konting tulong na pag ano nga, pambili lang ng bigas, masayang-masaya na yung mga talagang walang-wala. Kasi naranasan ko po yan dati. Mabigyan lang ako ng konti tapos maibili ko ng bigas ng pagkain namin, i-message ko agad yung mister ko, sabihin ko nakabili na tayo ng ano, binigyan tayo ni ganito ng ganyan, naranasan ko po yun dati. Kaya kumbagay masarap sa pakiramdam kapag kayo nakakatulong din, at masarap din sa pakiramdam dun sa mga taong makamalamnan lang ang sikmura ay masayang masaya na. Kaya kung kayo po isa sa mga niniwala sa mga ganito mga pamamaraan, subukan nyo po ito para kung sa ngayon po kayo nakakaranas na humingi ng tulong or tumanggap ng tulong, soon kayo naman po mamamahagi ng tulong sa iba. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa ating lahat, salamat po.